isa sa pinakasikat na putahe sa Pilipinas. Munggo, karaniwang sinasahugan ng baboy o manok. Nilaga, dahil paborito ng mga Pinoy ang nagtatalong alat at asim. Sinigang, ito na nga yata ang pambansang ulam, ang adobo. Ah, adobo! Sarap! Ang isang tila simpleng putahe, merong isang daan at isang paraan ng pagluluto. Pero ang mga sangkap na laging bida, toyo at suka. Kunting toyo, suka, kaunting asukal at kalamansi. Matutuyo sa kanila lalagay ng gata. Mas lamang sa akin ang toyo. Pero ang hindi natin alam, ang paborito nating adobo na pinasarap ng toyo at suka, hindi pala nagsimulang ulam. Sa pag-aaral ng American anthropologist na si Raymond Sokolov sa ating adobo, natuklasan niyang hindi ito isang putahe, kundi isang paraan ng pagpepreserba ng pagkain ng mga sinaunang Pilipino. Para tumagal raw ang karne, pinakukuluan ng mga ito sa suka. Lahat ng may bansa na may adobo, tayo lang ang nagluluto ng adobo gumagamit ng suka. So atin yan. Ngayon, ang term na suka, galing yan sa Sanskrit, Ashoka. Proof na yon na matagal na yung suka sa atin. So matagal na tayong nagluluto at nagpipreserve. Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas noong 1521, hindi lang ang mga isla ang kanilang natuklasan. Pati na rin daw ang adobo ng mga sinaunang Pilipino. Tinawag nila itong adobar na ang ibig sabihin sa salitang Espanyol ay to marinate. Sa ilang tala ng Italian scholar na si Antonio Pigafetta, sinabi pa niyang mas maalat ang Pinoy adobo kumpara sa kanilang adobada, ang kanilang bersyon ng adobo. Dito nang galing ang pangalan ng adobo nang matikman nila ang kahawig na lutuin na ito ng mga Pilipino, ang baboy at manok na ibinababad sa suka at asin. Patunay lang na bago pa man dumating ang mga Kastila, meron ng adobo ang mga Pilipino. So yun, talagang invento yun ng Chinese. Kasi that's the vegetarian answer to fish sauce. So nung nagpuntahan ng mga Inchik sa Pilipinas, dala-dala nila yun. Marami silang dala, no? Kasama yung soy sauce. Isa ang piratang si Limahong sa mga Chino na unang nakipag-ugnayan sa mga Pilipino noong 1574. Napadpad siya sa Lingayen Gulf kung saan ipinakilala niya ang mga produktong Chino kasama na ang toyo. Sa dami ng paraan para mas pasarapin ang adobo, hindi maitatangging Pinoy favorite nga ito. Katunayan, meron pa ngang House Bill sa Kongreso na nagtutulak na maging pambansang putahe ang adobo. Kung meron daw dapat maging pambansang ulam, adobo na yan. Ang national hero natin na si Dr. Jose Rizal, paborito rin daw ang adobo. Dito raw sa kusinang ito unang na-inlove ang pamilya Rizal sa putahing ito. Kaya gumawa ng sariling bersyon ng adobo ang mga kapatid ni Rizal. Anong masasabi ninyo sa adobo sa Labanos? Ako si Esther Lopez Azurian, apo sa tuhod ni General Pasiano Rizal. Galing pa raw ang recipe na ito sa kapatid ni Jose na si General Pasiano. Kung ang karaniwang adobo ay diretso sa lutuan ng ingredients, ang adobo sa Labanos, ibinababad muna ang karne sa suka, bawang, paminta at dahon ng laurel. Imamarinate ito for one night para lasang-lasa natin lahat ang suka at saka konting toyo lang. Noong panahon ng mga Kastila, mga ilustrado lamang o mayayamang pamilya ang nakabibili ng toyo mula pa sa Binondo sa Maynila. Sabi ng lola ko, para sumarap ang isang putahe nila na kasi they want to give the best for the Rizal sa mga pamilya. So talagang dinadayo nila ang Binondo para kumpleto ang sangkap ng isang putahe. Matapos igisa ang karneng minarinate, huling ilalagay ang Labanos. Napag-alam ko sa aking lola na ang Labanos ay may asim na tumutugma sa lasa ng adobo.
kakaibang lasa kasi ang labanos ay may malutong na dating pag kumakain ka ng adobo. Pag may dadating na bisita ng mga kamag-anak, ito ang niluluto para nire-recall nila yung luto ng Rizal long time ago. Kaya ito yung paboritong iserve ng lola ko together with piniritong isda. Konti lang kami maglagay ng toyo kasi parang lumabas ang tunay na lasa ng adobo. Kung maraming masyadong maitim, hindi maganda ang dating ng adobo. Tapos makikita mo rin na magandang-maganda din yung kulay ng ating labanos kasi naprito na rin siya ng husto. Ang ginagamit ko yung fresh na laurel para may something green dun sa ating adobo. Ngayon, luto na siya. Pwede na natin to ilagay sa ating lalagyan. At Kara, nandito na ang pamana na recipe galing sa Rizal family. Ang adobo sa labanos. Wow! Ang bango. Pero parang hindi adobo. Parang humba. Parang may naaamuy akong tamis. Yung mukhang special na ingredient dito. Merong labanos. Okay, tikman natin. Ang sarap. Tikman ko tong labanos. Ito yung nagbibigay ng asim. Actually, hindi mo iisipin na ang labanos ay bagay sa adobo. Kasi karaniwan, kinakain natin ng labanos with sinigang. Pero, sakto naman pala, no? Napaka-universal talaga ng flavor ng adobo. Nakakatuwa lang kumain ng ganitong klaseng pagkain kasi it takes you back in time. Dahil itong recipe na ito ay recipe pa nung pamilya Rizal, specifically yung kapatid ni Rizal na si Pasiano. Very nice. Ang pamilya Rizal mukhang paborito talagang adobo. Bukod sa adobo sa labanos, meron pa silang adobo sa gata. Ito naman ang recipe ni Maria, isa sa mga kapatid na babae ni Jose Rizal. Ang pangalan ko ay si Maria Juana Encarnacion Laurel Luven. Nanggaling ako sa angka ni Maria Rizal Cruz. Ngayon gusto kong i-demonstrate sa inyo ang natutunan ko sa anak ni Maria Juana Encarnacion na si Lola Encarnacion. Ang kanyang adobo de gata at itong kanyang ensalada. Tapos yung toyo, linagyan natin ng toyo. Ito magiging degata. Alam mo naman tayo, coconut lamb tayo, di ba? Lalo na dito sa Laguna at sa Quezon Province, ang gata ay talagang sinasamba. Gustong-gusto ng mga tao ng kanilang adobo o kanilang mga karne ay nilalagyan ng gata. Lalagyan natin ng konting toyo, tinitimplahan na natin bago natin siya iwanan kumukulo ng mga isang oras. Tapos lalagyan ulit natin ng suka. Very low heat at yan ang ating adobo de gata. But what makes Lola Maria's adobo sa gata more special? Ang kapares nitong ensalada. Paghalu-haluin lamang ang hiniwang paho o maliliit na green mango, itlog na maalat, spring onions, kamatis, bell pepper at sibuyas. At turo ni Lola Maria, dapat masarap din sa mata, kaya i-decorate ng kamatis at green onion. If the taste is the same, even when you're already dead and your children will eat and your grandchildren will eat that kind of viand, it will still have the same impact. Ito naman, adobong may gata. Naaamoy yung gata, yung creaminess ng gata. Sa pangalan pa lang nito, adobong may gata, alam mo na na siguradong ang pinanggalingan nitong recipe na ito ng adobo ay isang lugar o isang probinsya na maraming niyog.
Kasi ganun naman tayo magluto, tayong mga Pilipino eh. Ini-incorporate natin yung ating environment or yung ating kapeligiran doon sa mga putahe na ating niluluto. Napaka-malinamnam nung gata. Bagay na bagay siya doon sa hint of toyo at suka. Tapos it's amazing na itong recipe na ito ay nanggaling pa sa nakaraan, pero swak na swak pa rin sa panlasa natin ngayon. Patunay lang na yung adobo talagang hindi lang siya universal, pwede siyang tumawid sa iba't ibang mga henerasyon. Good. Mainit pa rin ang debate kung ano nga ba ang pambansang ulam ng Pilipinas. Pero sa gitna ng maraming katanungan, may isang katiyakan. Magbago man ang anyo nito at madagdagan man ng iba't ibang sangkap, ang adobo, salamin ng ating pagka-Pilipino. May malalim na kasaysayan, may mayamang kalikasan, at marunong sumabay sa agos ng panahon.